Magandang umaga sa inyo mga kamot-mot at ngayong umaga tayo ay pupunta dun sa ating taniman para i-vlog ang pagtatanim natin ng kamatis. Ano? So kasi pantanim na yung ating mga kamatis kahit medyo maliliit pa ay itatanim na natin kahit hindi umuulan kasi medyo magulang na yung ating mga kamatis. Tara! Okay, kamot-mot, andito na tayo ngayon sa taniman ng kamatis at ibablog natin ngayong araw kung paano magtanim ng kamatis. Kahit hindi umuulan ay tinatanim na dinidilig na lamang. Okay, so ipapakita namin sa inyo kung paano kamot-mot magtanim ng kamatis. Ito yung ating mga punla. Yan. So dito kamot-mot sa punla ay kaya ito nasa tray para kapag ka itinanim dala lahat ng ugat. Nice, so kapag binunot mo, yan, yan, o kita mo, balot siya ng ugat, hindi na iiwan yung ugat. Kasi kapag wala sa tray, ano nangyayari kapag binunot, iwan si ugat, pag itinanim, nalalanta, pag hindi naasikaso, ay di mamamatay. So ito ay, kapag binunot mo mula sa tray, dala lahat ng kanyang ugat, kapag itinanim, o di, dire-diretso buhay na. Ano, kokonti ang mortality ng kamatis. Yan. So papaano? Ganito, kukuhain muna yung kamatis dun sa tray, tapos papalambutin yung lupa na pinagtatamnan. Ilalagay. Yan. Sabi nila ay may ipot. Yan. So kamot-mot yung ating pinagpunlaan. Yung ating pinagpunlaan, yan ay nilagyan natin ng chicken dung or chicken manure o yung ipot para magsisilbing pataba ano sa ating mga punla. Yan. Lilinisin, kapag anuhin ang lupa, tapos saka itatanim. Tingda dalawa. Maka ano na pala, dalawa pa nila tatlo. Ayan, ginagawa dahil tuyo kamot-mot ay babasain muna para pagtatanim ay buhay agad yung ating kamatis. Basain muna yung lupa. Ayan. Kahit hindi na yung diligin namin hapon. Basta na. Nandito ang ating magdidilig, si Boy Dilig. O, pakilala ka muna. Anong iyong pangalan? Dahil ako mahihayin ang ating magdidilig, kamot-mot. Ako. Ay, hindi ito madidiscover. Mahihayin wala. Hindi pwede mag-artista. Ano yan, binasaan na yung lupa, tapos ay kukuha ng punla at ilalagay ang ating kamatis. Yan. So ipapakilala ko sa inyo ang ating mga magtatanim. Ito si Ate Tire. Ate Tire, oh, mag-hi ka muna sa kamot-mot. Hello. Ayan, si Ate Tire. Oh, ito naman si Inay. Nay, oh, mag-hi ka muna. Hello. Oh, yan. Ito si Tristan. Tristan, tingin. Baka mahihayin ang ating magtatanim kamot-mot ng ating magdidilig. Kung tayo pupunta doon sa ating kamot-mot na si Nicole. Ang batang mataba. O Nicole, mag-hi na sa kamot-mot natin. O dali, aba. Ay, pahiya-hiya eh. O, hi na. Yan, at andito naman yung mama ni Nicole. O, hindi na nagtatrabaho sa... hindi na nagtatrabaho, nagtanim na lang. Yan, si Chona. O, Chona, o, mag-hi sa kamot-mot. Katulad ng magdidilig natin, mahihiyain din. Mga hindi pwedeng mag-artista kamot-mot ang ating magtatanim. Hindi kagaya ni Nicole, o. Oh. Oh, yeah. Matabang maitim. Maitim mo na. Yan, kamot-mot. Ayan, ito mga kamot-mot, sinasabi ko sa inyo, mayroong lagay na chicken dung, chicken manure, para magsilbing pataba sa lupa. Ano? Yan, lahat ay tatamnan yan. Sa kabila. Yan, ito naman ang mga kalabasa na tanim ng lolo. Yung kanyang kalabasahan yan. Butang gandun sa itaas. Ayun. Okay. So, lagi niyang bagong linis. Oh. Ang ganda, dami. Oh.
Mga daming bunga. O kamot-mot, may nakalimutan pa tayong ipakilala na magkakamatis din. Ito si tatay, oh. Tay, tingin sa camera. Oh. Oh, yeah. So, ito yung unang mga tinanim na kamot-mot. Ito ay naman ay sili, yung nagkaigi sa ating pinunla. Kasi ay mga hindi nagkaigi yung mga pinunla natin. Ang sama naman ng lupa na nagamit natin. Hindi nabuhay. So, ito yung ibang mga pinunla na napatanim sa magandang lupa. Ang sili natin. Yan ay siling tingala. Yan, parang isang hanay laang yan. Okay. So, yan yung mga naitanim. Ito'y malalaki kamot-mot gawa ng ito'y napatanim ay napapunla ay sa lupa. Oh. Yan, ang pinamot ang lalaki. Hindi kagaya nun. Medyo maliliit yun. Yan yun. Andito pa yung ibang kasamahan. Oh. Madami. Ito. Ito yung mga napatanim din sa lupa. Oh. Ito. Yan. Hindi ba? Oo, oh, ang lalaki. Ang lalaki niyan. Yan. Tatanim pa ulit yan. Tatanim pa ulit yan dun sa ibabaan. Kapag ka, hindi na pa, ano, pag kinulang yung mga nangag sa tray. Hindi ba? Oh, hindi pa to binunot itong isang malaking ito. Ba? Si Iron, Iron. Uuli ka kaya kinakatali. Andito pa ang ating isang magtatanim, si Aboy Aya. Oh, yeah. Mag-hi ka muna sa ating mga kamot-mot. Oh, yan. Ang ating magtatanim. Tatanim ng kamatis. Ayan, kamot-mot, tapos nang magtanim ng kamatis. Ang kasunod na update na nito, kamot-mot, ay sa pagdidilig na. Ano, i-update ko na lang kayo kung kailan halimbawa tayo magdidilig. Pagdidilig nito na may abono ay sa 7th araw pagkatapos nilang may tanim. Okay, so yun lang muna ngayong araw nito. Susunod ulit, bye-bye!